Good morning, magandang umaga po. Magandang tanghali, good afternoon, good evening, magandang gabi po sa inyo lahat. Halina, tayo mag daily devotion. Sa umaga na to, sa araw na to, pag-usapan natin ang pananampalataya ni Noah. Paano ginamit ni Noah ang kanyang faith para tumayo at tumindig para sa Panginoon. In Hebrews 11, verse 7, by faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. Grabe. No, if there is another man of faith aside from Abraham, itong si Noah na siguro. Grabe yung kanyang pananampalataya. Imagine nyo, magtayo ka ng isang malaking ark sa gitna ng nowhere na wala naman tubig, walang body of water, tapos walang ulan. And then for like many, many, many years, you were being mocked by the people around you. But he stood still, no? Tinindigan niya yung kanyang paninampalataya. Kumbaga, in faith, he believed. He stands alone, he stands alert, and he stands available. Pero mag-focus tayo dun sa he stands alone. Mag-isa lang siya, tinindigan niya kasama ang kanyang buong pamilya, tatlong anak, at saka kanyang asawa, at saka yung mga asawa, yung mga manugang niyang babae. Sabi dito, kung titingnan nyo, doon sa Genesis, yung, ano, no, yung account na nangyari sa kanya, Noah found in the eyes, no, of the Lord. Verse 8, verse 9, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. Grabe, no? Sabi, sa panahon ngayon, mahirap na daw manindigan sa pananampalataya. May tanong ako sa iyo sa araw na to. Will you stand out among the crowd? Sabi sa 1 John 2:15, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. Kumbaga, sinabi rin ni Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, Romans 12:2. So ibig sabihin, you are of this world, but you are not, I'm sorry, you are in this world, but you are not of this world. Kumbaga, nandito ka sa mundo na to, pero hindi ibig sabihin na parte ka ng nangyayari. Pwede kang maiba, pwede kang tumindig sa pananampalataya mo. Bigyan natin ng theory in practice, no? Tip, mga practical life application. Kung estudyante ka, kung lahat ng kaklase mo hindi nag-aaral, kapatid, mag-aaral ka, study hard. No? Tindigan mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. You're studying not just for yourself, not just for your future, but to glorify the name of God. Kung kabataan ka, stay virgin. Even though other people are not virgin. Even though, kumbaga, ang parang cool, you've been with a lot na sa ibang tao. Pero, ang totoong cool ay keeping yourself pure. Kung kabataan ka, wait for your wedding night. That could be the best wedding gift na pwede mong ibigay sa iyong spouse. Kung ikaw naman ay driver, obey traffic rules. Diba? Huwag kang pasaway. You are not of this world. Okay? Kung ikaw naman ay tatay, pay your taxes. Kung ikaw naman ay nanay, huwag kang marites. Kung ikaw naman ay young urban professional, be a good employee. Be a good example sa iyong trabaho. Ilan lang yan sa mga simple at mga halimbawa na kung saan pwede tayo mag-stand alone sa faith natin. Kahit
sa opisina nyo lahat nag-uwi ng gamit. Huwag kang mag-uwi. Kahit sa school nyo, lahat nangongopya. Huwag kang mangopya. No, kahit lahat ng barkada mo, manginginom. Huwag kang uminom. Stand in your faith. No, kumbaga, huwag kang papatinag. Kaya sa araw na to, sana sa pagbubulay-bulay natin sa salita ng Diyos, ay gayahin natin si Noah. Kahit na minamak siya, kahit na inaasar siya, pinagtatawanan siya. Pero tingnan nyo, siya lang ang na-save at ang kanyang pamilya. Alam nyo, ang pagsunod sa Panginoon, hindi palaging magiging sikat ka or bida ka. Sometimes, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi patungkol sa iyo. Ang pagsunod sa Panginoon ay tungkol mismo sa Panginoon. Lifting up His name, lifting up His glory. At saka, importante na yung foundation mo matibay para hindi ka kayang kalugin ng enemy. So, think about it. Sa araw na to, ano nga ba ang mga bagay na dapat mong tindigan na tama at iwasan ang mga maling ginagawa ng mga tao sa paligid mo na hindi mo naman kailangan sundan. Stand alone sa faith mo kagaya ni Noah, kapatid. Sana manalangin ka rin pagkatapos ng devotion na to at kausapin mo ang Panginoon. Tanungin mo siya, Lord, paano ba ako magiging kagaya ni Noah? Magandang araw. God bless you. Babu, see you tomorrow.